Ay mga kapatid, welcome sa ating new adventure na naman dito sa mundo ng aking vlog. So ngayon mga kapatid ay pag-uusapan natin is paano nga ba pumasa sa x-ray kapag kayo ay magpapamedical. Kasi karamihan sa atin mga Filipino ay kailangan muna natin mag-undergo ng ating medical bago tayo mag-abroad. Especially sa mga gustong pumunta ng Dubai, Saudi, either sa Europe, sa US, sa Canada, or depende kung saan po natin gusto. So mga finding, yung video na to ay pwedeng-pwede sa'yo. At kung ikaw ay may problema sa x-ray at nag-worry ka mga finding para sa medical mo pagdating sa x-ray, ay kailangan mong mapanood yung video na to. So mga finding, uunahan ko lang kayo. Hindi ako doktor, hindi ako professional na medical practitioner. Pero based sa experience ko at sa mga naririnig ko at based sa mga research, authentic research na nabasa ko or napapanood ko, ay dapat pag nagpa-x-ray ka mga ka-finding, ay ang sabi nila, kailangan uminom ka daw ng maraming gatas bago ka magpa-medical at bago ka magpa-appointment ng inyong medical. Unfortunately mga ka-finding, yung kaibigan ko na kakilala ko talaga ay ginawa niya yon kasi napanood niya nga sa YouTube. So, napanood niya at sinunod niya na uminom siya ng maraming gatas bago siya magpa-medical. So, unfortunately mga finding, nung nakuha niya yung result ng kanyang medical ay nagka-problema. So, ano yung naging challenge sa mga finding? Nung nakita na yung plate, nung x-ray niya, ay nakita doon na bakit ang daming smoke at ang daming puti-puti doon sa x-ray sa baga niya mismo. So, tinanong siya, may history ka ba o may problem ka ba, naninigerilyo ka ba? Itong mga ka-finding, wala siyang bisyo. Hindi naninigerilyo to, hindi umiinom. So, ina-expect niya na wala siyang problema sa x-rays, sa lungs. So, nung tinanong siya, sabi, naninigerilyo ba siya? Sabi niya, as hindi. Tapos, pinakita sa kanya yung plate. In-explain sa kanya ng doktor na bakit ganito kadami yung parang usok doon sa x-ray mo, sa baga mo. Tapos, yun na nga, sinabi niya bakit, kung ano yung ginawa niya bago siya magpa-medical, at ang sabi niya uminom siya ng maraming gatas. So in-advise siya ng doktor mga ka-finding na hindi lahat totoo sinasabi na bago magpa-x-ray is iinom ka ng gatas. So hindi siya advisable mga ka-finding, sabi ng doktor na nakausap niya. Base experience niya to mga ka-finding ha. So hindi talaga advisable uminom ng gatas bago magpa-x-ray. So ang advice sa kanya mga ka-finding, especially experience ko na rin to, no, nung uminom ako ng tubig, maraming tubig mga ka-finding, ay makakatulong bago kayo magpa-x-ray. Inom kayo ng maraming tubig, at ang ginagawa ko mga ka-finding sa water na iniinom ko ay naglalagay ako ng apple cider vinegar doon sa tubig na iinumin ko, at inom ako ng inom. So marami kayo mabibili mga ka-finding. Sa mga hindi nakakaalam ng apple cider vinegar, ay i-research nyo po yan. Bragg's yung brand, maganda siya. Maganda yung brand na yan, yung Bragg. So hindi ako nabibenta ng product na yan, pero malaking tulong po yan mga ka-finding kung gusto nyo magpa-medical. Hindi lang sa x-ray, makakatulong yan sa pag-ihi nyo at hindi kayo magkakaproblema. So inom lang kayo ng Bragg's at haluan nyo. Siguro mga 1 tablespoon lang, tapos i-dilute nyo sa tubig, tapos saka kayo uminom. So inumin nyo siya mga ka-finding, makakatulong. So yan yung una kong ginawa. Uminom ako ng maraming tubig, nilagyan ko ng apple cider vinegar. At aside from that mga ka-finding, gawin nyo yung suob. Effective to mga ka-finding, kasi kapag meron kayong doktor na nagsabi sa akin ito na kapag gusto mong ma-clear yung lungs mo, gawin mo yung suob sa bahay. Kasi ito yung mga alternative na pwede natin gawin maliban dun sa pagpunta natin sa doktor. As makakalibre pa tayo mga ka-finding, at sa bahay ay kayang-kaya natin gawin yung suob. So dito sa Pilipinas, ginagawa na natin yan traditionally, lalong-lalo na sa probinsya, yung mga suob na yan. So ano ba yung suob sa mga hindi nakakaalam mga ka-finding? Yung suob ay kailangan mo dito ng planggana, maliit na planggana, yung kaya mo lang ilaga, ipasok, I mean, kaya lang or halos mas malaki ng konti sa mukha mo, sa ulo mo. Kailangan mo ng aluminum na planggana, or kahit hindi aluminum na planggana, at kailangan mo ng towel na pantalukbong, at kailangan mo ng rock salt, mainit na tubig, magagamit ka ng Vicks para may menthol, okay yung panglanghap mo, at kailangan mo dito ng Pau de Arco,
or Vicks okay na, or Pau de Arco, combination ng Vicks, Pau de Arco tsaka salt ay maganda mga ka-finding kapag nilanghap mo. So ang tip ko sa inyo mga ka-finding, gawin nyo yung suob. So magpakulo kayo ng tubig, ilagay nyo sa planggana, lagyan nyo ng asin, rock salt or kahit anong asin, pero advice ko rock salt yung gamitin nyo, medyo malalaking butil, mabibili yan sa palengke. Tapos ilagay nyo yung Vicks, ilagay nyo yung Pau, tapos gamitin yung talukbong, italukbong nyo sa ulo nyo. Tapos kailangan walang sisingaw dun sa init ng planggana. Tapos ilapit nyo sa planggana yung mukha nyo. Huwag nyo isasawsaw yung mukha nyo sa tubig kasi mainit yun. So langhapin nyo mga ka-finding yung init ng tubig na kasama yung menthol mula dun sa Pau at saka sa Vicks. Tapos yung sa asin. Langhapin nyo mga ka-finding. Inhale, exhale. Tapos hold nyo yung breath nyo, yung paghinga nyo. Hayaan yung i-process ng lungs nyo. Kasi mga ka-finding, I guarantee you, yung mga lamig-lamig sa katawan nyo, especially dun sa baga nyo, is malalabas. Tapos maya-maya, sisipunin kayo. Sisipunin kayo habang nilalanghap nyo siya, sisipunin kayo. Kasi ibig sabihin, effective siya mga ka-finding kasi nilalabas niya yung lamig mula dun sa katawan natin, mula dun sa baga natin. Kasi kapag ini-inhale natin, yung mainit na tubig, mula doon sa planggana na galing doon sa mainit na tubig na may kasamang Pau tsaka Vicks tsaka salt is pinaprocess ng katawan natin. Pinaprocess ng katawan natin yung init ng tubig tapos pinapasok doon sa katawan natin, sa lungs natin. So nagsi-circulate siya. So yung lamig mula doon sa katawan natin ilalabas doon sa ilong. Kaya tayo nagkakaroon ng sipon. Magkakasipon tayo. So, ibig sabihin effective, pag nangyari sa inyo yon na nagkasipon kayo ng konti, is effective yun kasi yung lamig mula doon sa lungs natin is nilalabas niya. Kasi nga mainit yung ini-inhale natin eh. Mayroon tayong ini-inhale na menthol mula dun sa Vicks, sa salt, tsaka sa Pau de Arco. So, wag masyado matapang mga ka-finding. Baka makasama naman sa inyo. Yung tama lang na dami ng Vicks, tsaka ng Pau de Arco, tsaka ng salt. As inhale nyo lang habang mainit yung tubig. Inhale nyo lang. Exhale, inhale. Hold para ma-cleanse yung lungs ninyo bago kayo magpa-X-ray. So, mga ka-finding, I guarantee you na magandang home remedy yung gagawin ninyong pagsuob at pag-inom ng apple cider vinegar at ihalo nyo sa tubig. So yan ang mga ka-finding, sana ay nakatulong itong aking vlog para dun sa mga gusto magpa-X-ray. At kung gusto nyong pumasa sa X-ray ay gawin nyo po yung mga advice ko na based po to sa experience ko. So based po ito sa experience ko bago po ako nagpa-X-ray ay naging maganda at naging maayos naman po yung result ng X-ray ko. So uminom ako ng maraming tubig, may halong apple cider vinegar, 1 to tablespoon, depende po sa palate po ninyo o sa taste po ninyo kung masyado matapang o kulang. Kung hindi nyo gusto yung lasa, sikapin yung pilitin yung sarili nyo na uminom kayo ng apple cider vinegar, lagyan nyo ng tubig, tapos inom kayo. May, every now and then mga kapatid, iihi kayo. So magsi-circulate yun, iihi kayo at i-flush out niya yung mga toxin mula sa katawan mo. Tapos yung suob number 1 ay talaga naman napakaganda sa pakiramdam. Papawisan talaga kayo mga ka-finding pa nagsuob kayo. So mga toxin sa katawan nyo, ilalabas talaga niya. Yung mga malamig-lamig sa katawan nyo, ilalabas niya. Especially dun sa lungs mo habang ini-inhale mo yung mainit na tubig galing dun sa asin, sa Vicks tsaka sa apple cider vinegar. Suob nyo lang mga ka-finding, takpan nyo, magtalokbong kayo gamit ang planggana, mainit na tubig, salt, tapos Pau de Arco, tapos Vicks, tapos inhale, exhale nyo. Napakasarap sa pakiramdam mga ka-finding at makakatulong kapag kayo po ay nagpa-X-ray. So, kung maraming magpapamedical kayo a week before, so simulan nyo na. Simulan nyo na siguro mga 5 days or 1 week, mas maganda 1 week, araw-araw. At least once a day, twice a day nyo gawin. I mean, sa isang araw, twice a day or 3 times a day kayo magsuob. So kahit 15 minutes per session ng suob nyo, gawin nyo yun. Gawin yung habit. Kahit nga wala kayong sakit eh, kahit wala kayong kahit hindi kayo magpa-medical, parang prevention na lang sa health ng lungs nyo, especially sa katawan natin. Gawin nyo yung suob mga ka-finding. Makakatulong kapag kayo ay nagpa-X-ray. So ilang mga ka-finding advice ko sa inyo sa mga gusto magpa-X-ray at gustong pumasa sa medical nila sa X-ray, ay gawin nyo po yung advice ko. Based po ito sa experience ko. Huwag po kayong uinom ng maraming gatas kasi based po sa experience ko at sa mga kaibigan ko, nag-problem po sila pagdating po nila sa medical at pagkuha po nila ng result is nag-take po ulit sila ng panibago at hindi po sila naging fit. So kung gusto mo maging fit sa medical po ninyo, based po sa experience ko at sa ibang mga kakilala ko, is the best po yung senior ko po sa inyo.
Yun lang mga ka-finding, at sana ay nakatuloy yung aking adventure at yung aking vlog sa mga gusto magpa-medical at gustong pumasa sa X-ray at makapagtrabaho tayo sa abroad. Yun lang mga ka-finding, at maraming salamat, at sana ay lagi kayo nakasubaybay dito sa aking adventure dito sa mundo ng aking vlog, para lagi ko kayong updated dito sa aking bawat ganap dito sa mundo ng aking vlog. Maraming salamat mga ka-finding, and see you sa aking next na adventure dito sa mundo ng aking vlog. Bye mga ka-finding!